Hey, yo, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron po tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay News PH. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni News PH, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay News PH. At syempre, huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko sa mga hindi pa nakakapag-subscribe. And click the notification bell para maging updated po kayo sa mga action videos na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni News PH at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Showtime, sabi rito. Lahat ng sobra na hindi gagawin ng legit TBJ, they are ready to do it. But no nostalgia. Same market segments but will definitely risk of doing it just to offer something different. Gets? Production is heavy. A typical... Si Vice Ganda mukhang ano dun, no? Barbie. Na pink na pink. ABS-CBN quality. Imagery is very good. Kulitan, the typical friends as modern one. Ayan ang assessment mga kababayan ni Joey Garcia. Isa pong marketing practitioner po. Ang problema kay Vice Ganda mga kababayan, idagdag ko, yung mga jokes niya, medyo foul. May pagkabastos at saka offending yung mga jokes niya. Yung pangbarba na uri ng mga jokes. O ngayon, yung itbulaga na naiwan po sa GMA, positioning wise, delikado na, will naturally die down. Ganon din po yung aking assessment. Mm. Kasi siyempre, mga kababayan, kung wala nang pumapasok na commercial, 85% daw sumama sa TBG po, yung mga sponsors, you see? Isa pa, identity crisis. They don't own the name. In the true sense, lalo na ngayon na may legit the barkads. Marketable, numbers won't lie. Nakakalito, hindi na nila alam ang nangyayari. 2,000 lang yung nanonood, mga kababayan, kahapon. So, sabi rin. Pero ang balita ko, no, madami nga nagsasabi na ganyan na ang new EBS malapit na magsara, ganyan. Pero nagbigay ng pahayag, no? Yung tape na hindi naman daw totoo yun. At patuloy pa rin silang e-ere, no? Yung new EB, no? Patuloy pa rin mapapanood, no? Kahit ganyan na nangyayari, medyo may disaster na konting nangyayari. No? Kumbaga, mataas pa rin ang fighting spirit daw nila na makakaungos pa rin sila kahit papaano, no? Pero kung gusto naman talaga nilang makaungos, no? Kahit papaano, 'di ba? Yung pangalan na 'yan. 'Di ba para mamatay na yung intrige, para mawala na eh. Kasi ang pinupunot dulo ng intrige na 'yan, yung pangalan na 'yan, yung Itbulaga na pangalan na 'yan. Yan lang yung paulit-ulit natin pinagtatalunan. 'Di ba? Pero kung 'yan ay mawawala, no, yung pangalan na 'yan at patuloy niyo na lang na ibabalik doon sa TBJ, is makakapag-move on na lahat. Pati kayo makakapag-move on na. Hindi na kayo makakarinig ng bash, hindi na kayo makakadinig ng comparison, hindi na kayo makakadinig ng kahit na anong mga sasakit na salita. Diba? Yun lang naman eh, yung pangalan na yan. Kasi once na ginagamit nyo lagi ang Itbulaga na pangalan, hindi matatahimik yan eh. Diba? Kung ano yung nakasanayan ng tao, yun ang gusto nilang makita, hindi yung mga yan. So, yung nakakasanayan ng mga tao na nakikita nung panahon na nandiyadyaan yung sa Itbulaga is nandudo na sa TV5. No? Kung gusto nyo i-reformat lahat yan, sana pati yung pangalan ni-reformat nyo na, inalis nyo na rin. Diba? Ngayon, kapag bago na yung pangalan yan, makakapag-move on na kayo. Diba? Pati yung mga host nyo, hindi na mape-pressure. Kasi sa totoo lang, yung mga host ng New EB, relax lang yan tignan. Pero kung tutuusin, nape-pressure yan. Diba? Nape-pressure yan. Hindi naman sa nape-pressure na gusto nila makipagtagisan sa TBJ. Hindi yun. Siyempre parang nasisira yung diskarte nila eh. Kahit sabihin mo na, katulad ni Paolo, diba? Ni Paolo Contis. No? Minsan napipiko na siya eh. Naaasar na siya sa mga nasasabi sa kanya. Diba? Ngayon, kung hindi na Itbulaga ang pangalan yan, may mga magsasalita pa rin ba ng masama kay Paolo? Siguro naman wala na. Kung meron man, kakaunti na lang yung issue niya na lang, yung mga kaaway niya dahil sa issue niya dati. 'Di ba?
Pero yung comparison sa Itbulaga is wala na siyang madidinig na ganun. Kasi pinalaya nyo na yung pangalan eh. Pero hanggat hindi nyo pinapalaya yan, hindi rin kayo lalaya sa usaping ganyan. Kaya nyo ba hindi pinapalaya yung usaping Itbulaga para pag-usapan lagi yan? Hanggat iniipit yung pangalan ng Itbulaga, mas lalo kayong pag-uusapan, hindi po kayo yes, lalo kayong pinag-uusapan, pero mas maraming nagagalit, naiinis. Diba? Diba? Oh, kaysa manood ako sa New EB, doon lang ako sa Showtime manonood. Huh, kaysa manood ako sa New EB, sa E18 na lang manonood. Ganun ang mangyayari. Pero kung yan, isinuko nyo na at wala na, bago na yung programa niyan, sila pa rin ang host. Sige, pagpalagay na, sila pa rin ang host dyan sa New EB na yan at pinalitan nyo yung pangalan. Siyempre, magkakaroon na ng choice yung mga tao na mabigyan pa kayo ng pagkakataon. Ito, PS, nung kinanta ng TBJ ang team song na isang libot isang tua, it, tapos po sila, tawanan, pasok yung TBJ. Magaling yung pagkagawa. Sabi niya, ako nahihiya para sa tape. Please, ibigay or ibalik na lang sa may-ari para makanta nila ng buo ang Itbulaga. Yun nga po. O hindi, ineffective yun sa inyo. Kahit nauna kayo sa nagpa-register yan. Kasi, in-underground ninyo. Sabi ni Tito Sen, hindi naman namin ano alam na pinaregister na nila. Ang may-ari niyan yan, ang creator niyan, si Joey De Leon. Kaya kung may natitira pang iya sa inyo diyan sa Tape Incorporated, ibalik na lang ninyo sa totoong may-ari. Kasi pag ginamit niya, hindi yan magiging effective sa inyo. Kasi alam ng mga mamamayang Pilipino sa buong mundo na ang talagang creator niyan, ang may-ari niyan, si Joey De Leon. Yes. Di ba? So, sabi rito nga, mas mataas pa nga pala, live concurrent views, 521,000 Facebook, YouTube combined. Yung actual na nanonood kahapon, mga kababayan, sa TVG The Barkads. Pagkatapos, sa issue time, 325,000 combined din po sa YouTube and Facebook. Pero sa napakalayo po, 2,000 lang yung 2,000 plus lang yung nakita kong nanonood. Kukunti lang. Siguro mga, kung 2,000, di mga 4,000 combined sila. Kung may, hindi ko kasi nakita yung sa Facebook ng Itbulaga sa GMA. Pero sa YouTube, 2,300 plus lang po yung actual na nanonood sa kanila habang nagpo-programa. What? Knockdown po. So, siyempre, tuwang-tuwa yung may-ari ng TV5 si Bani Pangilinan. Grado. Kasi, siyempre, hakot ng revenues yung TVG na barkad sa kanila. And, possibly, mag-spill over yung mga viewers, mapopromote yung station mismo, yung TV5, mag-spill over sa ibang mga programs ng TV5. Ayun nga yung sinasabi ko No, dahil sa lalabas ng kalakasan ng TVJ sa TV5, siyempre, maraming sumusuporta dyan. Maraming nanonood sa TVJ. So, yung mga natatagong programa ng TV5 is lilitaw na. No, pwede na nilang i-commercial dyan. No, kapag kinomercial nila dyan, is mapapansin ng mga tao yan, na maganda pala yung palabas na ito, parang mukhang maganda. Kasi minsan, di ba, makikurious tayo kapag may mga teaser silang mga pinapakita sa kinokommercial na mga teleserye dyan. No? Kasi mukhang maganda to, mukhang magagaling yung artista. Siyempre, susubay ba yan? Siyempre, ilalabas mo yan dun sa sa show ng TBJ, dun sa commercial nila. No? Isisingit mo ron. So, mapapansin, dahil maraming naka-tune in sa TBJ, dun sa EAT. Diba? Mas mapapansin yung mga yung mga hindi napapansin na dating programa ng TV5. Kaya kung ako sa TV5 management, is maglagay sila ng magaganda pang mga programa. Magagandang teleserye, diba? Magagandang mga palabas. Diba? Kasi nandiyan ang TBJ Hindi na sila parang para sabihin na hindi pansinin na network Pansinin na sila na network. 'Di ba? Lalo't na naging usap-usapan 'yan yung labanan ng TBJ at saka ng mga halos host ng tape. 'Di ba? Ngayon nandiyan ang TBJ, kailangan ng management ng TB5 na sumabay na. 'Di ba? Mas maganda sa negosyo 'yan. 'Di ba? Mas lalong lalaki ang income ni MVP diyan. Kung papatok lahat ng mga programa diyan. Syempre hindi naman perfect na
sa TV5 lahat manonood eh, na may lahat maganda sa TV5. Siyempre may manonood din naman sa GMA7, tapos yung mga produkto ng ABS. Kahit papaano, makakasabay na sila dahil nasa kanila na yung ano eh, na matagal na Philippine number 1 noontime show. Yung tatlo nga na host, 'di ba? At ang mga legit dabarkads, 'di ba? Kaya mas maganda is big pagtuunan na lang pansin MVP yan. Ganon na ang mangyayari niyan, mga kababayan. Pag may isang top rating ano program sa isang TV station or sa radio, nadadamay din yung mga ibang mga programa. Oo. Ngayon, yung titulo daw ng programa ng TVG Dabarkads, It na lang po. Yan daw yung magiging titulo nila. It, Everyday, Always Together. Sabi dito sa balita. Sa pagwawakas ng pambansang araw ng 1,001 ngayong July 1, may iniwang pangako ang TVG sa legit na bakads na sumusubaybay sa kung ano ang magiging pamanangbagong kapatid noontime show. Sabi dito, ang title po namin ay ang title na alam ninyo kung ano ang tawag sa amin. Ipinangangako namin po, It, Everyday ang tawanan, ito ang tunay, ito ang true, ito ang tinadhana, basta't It, ito ang title. Everyday, Always Together. Magaling yung pagka-play of words, mga kababayan. Magpaka-bigay ng kahulugan sa It. Ako tingin ko, kasi may ikuan po sila, may petition na isinampa sa Copyright Office. Baka temporary lang muna ito. Meantime na hindi pa, wala pang desisyon para sa kanila. It muna. Di ba? Pag-alimbawa, isinurrender na lang kasi hindi man naging effective sa kanila, sa GMA, sa TIP Incorporated po yung programa. Baka isurrender na lang. Kasi sabi nga natin, mga kababayan, hindi magiging effective title po para sa TIP Incorporated, yung It Bulaga, para sa kanila, sa GMA. Pero tingin ko, ano eh, darating yung punto na isusuko ng TIP yan eh. Yung pangalan na yan. Parang kanta yan eh. Tayo, nagagandahan tayo doon sa original na kumanta ng kanta. No? Tapos minsan pagpapakinggan natin yung nagre-revive, ang pangit. 'Di ba? Mayroong mga ganyan, mga katunay, no? Na tayo nasanay tayo sa pinapakinggan natin is yung talagang original. Kapag napakinggan natin yung kanta na yun, ang ganda ng original. Yung kanta nga na Almost Over You ba yun? I almost over you. Nagagandahan ako sa original noon. Pero yung revival doon, napapangitan ako. Meron din naman mga nagre-revive na magaganda. Pero minsan talaga, hinahanap natin yung nakasanayan, yung talagang original. Pero minsan, kapag pangit, mas pagpangit yung original, pinapapaganda ng revival. Parang ganyan lang yan yung nangyari. Di ba? Isinahanap pa rin natin yung original. Yan sa It Bulaga. No? Parang yung revival ng new EBS, hindi maganda. Parang naging over. Ganon, parang over. Magko-confuse lang yung tao to their disadvantage po. At habang ginagamit ng GMA, mga kababayan, ginagamit ng TIP Incorporated, I mean, na nagpo-programa sa GMA, lalo silang ikakainis at isusumpa ng mga tao. Tama. Di ba? So, ang mangyayari dyan, it will just die, yung programa. So, unsolicited advice natin, isurrender na lang po ninyo. At gumawa na lang ngayon ng panibagong programa. You start from scratch. Yun ang mangyayari niyan, mga kababayan. You, whether you like it or not, yun ang magiging kapalaran ninyo. Oh, di ba? Ang dami nang nagsasabi na palitan nyo na lang, isurrender nyo na lang yan. At magsimula din kayo sa umpisa, gaya ng ginawa ng TBJ. 'Di ba? Yung bago niyong magiging programa, yung bago niyong magiging pangalan, ipaglaban niyo rin gaya ng ginawa ng mga ng TBJ. Kinaya nga nila eh. Dapat ganoon ang gawin niyo. Gumawa kayo ng sarili niyong pangalan. Hindi yung gagamitin niyo yung pangalan na hindi naman sa inyo o kayo yung may gawa. Pinarehistro niyo yung pangalan na hindi naman alam ng TBJ. 'Di ba? Nabigla na lang sila na ganyan, nakarehistro na pala yan. So mas maganda na magsimula kayo sa umpisa. Pati yung mga host dyan sa New EB. Diba? Mas masarap pamasahin ng tagumpay kung ikaw mismo ang naghirap sa sarili mo. Yan kasi, matitigas ang ulo. At nagmayabang kayo.
Di ba? At tingnan ninyo yung TBJ na barkads. Humble lang sila. Hindi nga sila umaatake. Kumbaga, nagsalita sila. Pero yung kanilang mga pananalita, mga kababayan, ay talagang yung tama lang na mga reactions po. Tamang pananalita yung ginamit nila. And with that, lalong nakuha yung sympathy ng mga viewers ng TBJ na barkads. Yes. And you know, yung mga nanonood, talagang na-capture yung damdamin po ng TBJ. Mm. Eh sabi nga ng mga nanood po, nag-re-react sa social media, naiyak daw sila. Eh pati yung mga host po, nag-iiyak doon sa opening salbo pa lang ng programa. Sina Tito Vicky Joey, talagang na-overwhelm sila, mga kababayan. Yeah. At naging very, very emotional po sila. Ngayon po, nag-iiyakan po sila. Mm. Kita niyo? Halo-halo ni emosyon nila niyan eh. Yung kung naaalala nila yung pag-alis nila, tapos saya, tuwa, lungkot, ganyan, halo-halo na 'yan. Ang kuha-kuha nila, mga kababayan, yung sympathy ng mga mamamayang Filipino. Yung yung kabila naman, nag-iiyakan din ito ngayon. Ibang klaseng iyak 'yon. Sila nag-iiyakan sa tuwa, yung TBJ, kasi nakita nila yung support ng mga mamamayang Filipino sa buong mundo. Mm. Ngayon, yung Itbulaga po, naging itbulati, itbuwangin na lang po sila. Hindi na sila makait ng bulalo. Itbulalo? Di ba? Nag-iiyakan din ito ngayon. Kasi siguradong lungkot na lungkot sila sa kanilang sinapit. Oo. Man-knockout ka ba naman, mga kababayan, sa first day pa lang? Ilang paso ka ng kalabat mo? Ayun, natating natong hayaan ang video na nagbula kay News PH at syempre credits to Sir Dante. Ayan yung nagsasalita, no? At syempre subscribe din kayo sa kanya at suportahan ang kanyang channel. Ayan, kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Diba? Dapat talaga ibalik na ang pangalan. Yan, diba? Patuloy pa rin natin kasamang ipaglalaban yung pangalan na yan ng TBJ, no? Hanggat hindi nababawi yan. Ipaglaban natin yan dyan. Kasi pangalan na lang pinaglalaban natin dyan eh. Kasi yung EAT na yan, kaya ginawa nilang it yan. Talagang gusto nila yung karugtong yan, hinihintay nila. Kaya it na din yan eh. Kumbaga, umaasa ang TBJ soon na babalik at uuwi sa kanila yung bulaga. So once again, I'm BT and I'm out. Peace!